Yun, what's up mga kaloko to? It's been a while, no? Inabot tayo ng ilang araw kasi nagpapahinga si tayo. Hindi tayo nagbablog pag weekends eh. So kaya nakita ko to si Pet Kingdom. Matagal ko na itong nakita pa, may mga nagvlog na rin ito regarding dito. Yung nga lang, this is a kind of a follow game. Yet, meron siyang twist. So ngayon, tignan natin kung ano yung twist na yan. So tinignan ko na yan lahat. Ito lang hindi gumagana, yung audit. Ayan, wala siya. Yung partners meron, airdrop tapos na white paper, docs, tsaka yung by PKD. So, sa ito yon yung ano, docs nila. No? Dinownload ko pa to 100 MB. So, ang itsura niyan ay ito. Ganda lang yung nandun. Mas graphically enhanced. Okay, ang pangalan na token nila is PKD. Yun, and parang may similarity sila nung isa kasi pet din yung isa eh. Pero hindi natin malalaman kung sila talaga yon kasi nga hindi na... Ano, diba? Hindi natin masabi. Yung isa yung nagsara, yung... Hindi ko alam, basta pet din yung nag-i-start yun eh. Wala na yun. Sira, down na yung server nila. Ito na yung bago nila, is Pet Kingdom, no? Meron sila dito sa stones, 5 different element, no? Ito na naman si element. Metal, wood, water, fire, and earth. So, yan siya. Token nila, PKD token. Sa map stories nila... Ayan. Yung map stories nila, napansin ko dito. Ito yung parang ano, yung dito yung nag-ano yung mga reward system nila. Dito na may mga sarili-sarili silang reward eh. Pero may kailangan yung munang matapos ang isang ano area or may task para makapunta sa iba. So yung pinakalas na pupuntahan yung planet, yung ano, the sun. Ayan. Siguro na dito na yung may boss fight na rito. So, sa tokenomics nila, ayan, 20 million ang total supply nila. Tax distribution, it's transaction fee, 0.25 to dev, 1% fund, added to liquidity pool, yan. Token name nga, PKD, Network, BCD, BSC, Binance Smart Chain siya, no? So, nag-ano, sa gameplay naman nila, ayan, so yan, meron silang, ito yung pag nagpa-fight kayo, ayan, meron siyang meme. Ewan ko kung license to or pwedeng kumuha ng ganito pag mga memes or mga copyright issues eh, sa mga ganito mga memes. Ayan, medyo pangit lang kasi bakit parang hindi sila seryoso sa project. Ayan, hindi naman ako that's my only opinion na ganito yung kanilang project. So, ayan siya. Player must prepare some BNB as deposit fee and withdrawal fee. Eh ang kailangan yung ano hindi ito. Dito naman sa Merging Warrior, ayan, pwede kayong mag-fusion ng characters. Oh, Warriors fights on Earth. Warrior has breed 0 kasi may breeding kasi ito eh. Ayan oh, para siyang Axie. Ginagaya na talaga ng halos lahat ng NST ang Axie. Yun yung parang mother kinokopyahan nila or parang idol na idolize nila sa pagdating sa gameplay. So meron na siyang breed. Maaga-aga pa. So, nakalagay dito, may tinapay. Ayan, o. Oh. Tinapay na level 1. Ayan siya. Hindi ko alam kung bakit yan yung tinapay nila. Or baka sinadya nila para matawa kayo. So, oh, hindi. Mali talaga sila. Oh, ito yung breed nila. 1. Tapos yung nandito, breed. Oh, tinama naman nila dito. So, baka dito kasi may coding pa. Okay. So, ayan na. Pag nag-merge kayo nito, ang magiging ganito. Ayan siya. Ayan. When two warriors are combined for pet rarity, keep the higher level. For XP, keep of the higher plus 25 XP. For token, earn higher reward plus 25% merging stone. So, kailangan nyo rin ng merging stone. Parang fusion. Ay, parang katuzun. Diba? When two rares are combined for purity, keep the higher. Ayan siya. Sa raid boss, coming soon. Ayan na naman si coming soon. Ayan o. Oh, si Tinapay. Farming. Additional, you must pay attention. Warriors who engage in farming are unable to battle. If you want to deploy warriors, on, you must pay gas fee. Ayan. Kung gusto nyo doon sumali sa farming or staking, kailangan nyo magbayad ng gas fee. So, sa training naman natin, ayan na naman. Coming soon. So, sa PVP, coming soon. So, typically, follow, click to earn talaga kasi
Yung ibang game naman, nag-start na sila ng mga marami ng features eh. Pero dito sa kanila is, puro coming soon pa. So then, yung PvP, APK, wala din. Coming soon pa, Pet Kingdom System, on each planet, ayan nga. Mag-start kayo dito sa incubator. Tapos, pupunta kayo kay Hatching. Hatching kasi to eh. May bayad siyang 75 pesos na gas fee. Pero hindi ko na in-entry dito yung ano ko. Hindi na ako nag-sign in sa kanila. So, kailangan nyo ng incubator. Ayan, bibili kayo ng pet. Tapos, saka magiging ano. Magiging rare. Depende yan sa mga kuha nyo. Kung gaano kayo kaya ano kung gaano kayo kalakas magdasal niyan siguro kasi ito ganto sa mga talpakan games eh palakasan talaga ayan incubator ayan mamimili kayo ng inyong element ayan so basic lang to sa inyo kung gusto niyo mag-invest dito nasa inyo pa rin siya yung graphics nila ganto lang siya no medyo simple lang para sa Digimon tas ito si Wally. Diba? So, ito yung map 1. Yung map 2, wala pa. Pero sabi kasi nila, yung sa token, papakita ko sa inyo yung token kung mga nakalock ba. So, ito mga ano, coming soon pa yung boss nila. Food store, ayan. Dito kasi yung medyo, ito naman yung medyo kakaiba dito sa PKD. No? Yung food store nila, dito nyo maano, ito basahin natin. Pet Kingdom is not just battling game. It also has a food store where players can feed their pet warriors. The thing that warriors pet may consume a very varied and surprising. You may see some familiar dishes as some unusual ones. So, ayan siya. So, Pet Kingdom game creator have noticed that amusing humor as they have replaced dull and motionless loading and the battle. So, tignan natin. So, kung makikita nyo dito, kasi yung pet nyo or yung stamina ng ano nyo, mauubos kasi siya. Ayan, kung gusto nyo naman basahin, nandito naman siya. Pero basic lang yan kasi ito yung mga pagkain nyo na ibibigay nyo sa PKD nyo para mag-gain siya ng stamina. So, free pa naman to. Wala naman siya na sinabi na babayaran nyo. So, yun nga, pag free nila to at hindi nila to i-burn or hindi nyo gagamitin yung PKD, palagay ko lang, ma-abuse tong game. Para sa akin lang ha, sa own opinion ko yun. Kasi, kung hindi siya bibilhin or free lang siya sa store, tas magigain yung stamina, wantusawa yung player dyan. Depende na lang kung gano'n siya kasipag. Ayan, no? Food is free forever. So, ayan na. Because of the daily set quantity of food will be insufficient to sustain your pet for more than few fights. If you want to improve or enhance your speed or earnings reward, the food store is the place to go. Ayan nga. So, ayan siya. Meron yung, if you want to improve your enhance your speed, yan, nandito rin siya sa food store. The amount of foods will be constantly updated to ensure more enjoyable gaming experience. So, ayan siya. So, element gemstone. So, meron siyang rarity and then yung chances, ayan. 50% hanggang 100%. Yung element nila, fire, water, metal, earth, and wood. Okay, Pet Kingdom, PKD. Mission nila, ayan. Token flow, ito yung pinaka-importante. Players need attention, ayan. The reward will first go to the in-game reward fund. Reward will be locked for 14 days. So, ito lang yung nakakatakot kasi dito, kahit meron ng vesting or locking period itong mga to. Parang sa akin lang, ha? Kasi kung 14 days, kung 100,000 tao, or palagay na natin, ideally speaking, may 100 na nagtalpak ng isang araw. Tapos, ang dami nila nakuhang PKD on that day. So, sabay-sabay sila magtitipi, tapos wala ng investor na papasok. So, yun lang. Mauubos talaga yung rewards pool. Ayan. Okay? After 14 days, you can withdraw 100%. So, each withdrawal will reset the locking period. Claim reward fee. PKD, the fee will, yan. The fee will go to the game operations fee wallet. Dapat yung 6 PKD, dapat pupunta na lang sa rewards pool. Pero sige, yun ang decision nila, no? We have unique rule for the reward in the PKD. Each planet is subject to the 5, 4, 3, 2, 1. The first map is the Earth.
there are 5,600,000 distributed evenly. Yan nga sinasabi ko na hinati nila yung reward system, pero medyo palagay ko magtatagal yung game. Kasi po, mahinati nila yung reward, hindi lang sila nag-vesting o hindi lang sila naglagay ng isang itlog sa isang basket. Dinamihan nila yung basket nila. So, ayan o, yung reward nila hanggang 5, 4, 3, 2, 1, hanggang maubos siya. So, nasa map 1 pa lang tayo, ayan, yung Earth. So, marami-rami pa. Well, kung gusto nyo pumasok dito, nasa sa inyo po yan. Hindi po tayo nagsasuggest ng ganito. Pinapakita ko lang din yung mga na-i-insight ko at napapansin ko dito. So, for instances, after publishing map 1, Earth will follow with the other maps. Mars, Jupiter, Sun, Saturn, Venus, and so on. Pero nakalagay doon sa kanilang hanggang Sun. So, additionally, players purchase incubator in the unlock, trade, and exchange specific warriors. Ayan siya. When the gem pack is open, the rarity. Yan nga yung sinasabi ko sa itlog. Pero buti na lang meron na silang marketplace, no? Hindi naman nila lagi coming soon. Siguro maybe open na to. Titignan na natin sa mismong game. Ito yung pinaka-importante, yung game reward mechanic, kasi dito natin makikita kung magtatagal yung kanilang game. Pero ito lang nakalagay. Ayan. Ito nga yung sinasabi ko kanina na yung, ayan, yung feed nyo, pupunta kayo ng food store para tumaas yung vitality or yung stamina ng inyong token. Ng inyong warrior. Ayan, si Waterbore Warrior. Okay. So, basic lang to. Kaya nyo na to, mga lokotoy. Basic lang to sa inyo. NFT as reward. Ayan siya. So, ayan. Achievement, no? Maximizing your reward. Roadmap. Balik tayo. Ito yung pinaka-importante din, te. So, stage 1, maximum incubator natin is 35,000 lang. So, may limit yung mga eggs. Graphic and design, ayan. Ito yung stage 5 nila eh. Jupiter. So, naipapansin nyo, yung mga incubator lumiliit. Ayan, oh. Dito sa Earth, 35, 18 sa Mars, 10 sa Mercury. Lumiliit siya na lumiliit. So, ayan siya. Nakalagay naman din dito. So, sa New Galaxy, wala pa. Sa Stage 7. Contract Wallet. Ayan. Contract Release. At Airdrop. Ito kaya siguro napansin ko. Tinignan ko na kasi ito eh. Before tayo, bago ako mag-recording. Na, bakit ang laki. Sige, ipapakita ako sa inyo. Na, bakit ang laki ng hawak nilang wallet na hindi naka-besting or naka-lock. Ayan, diba? Ito yung pinaka-contract. Ayan siya, 'di ba? Medyo kakaiba tong nila, kakaiba nila yung kanilang nila dito, system nila dito, systematic nila rito, no. Kasi kung titignan natin si PK dito, okay, tapos sa holders. Ayan, ito siguro yung mga rewards kasi tignan nyo, kung ako mag-invest dito, kakabahan ako. Kasi nga nakakatakot lalo na hindi sila nakalock. Lalo na 'to, may 1 million 'to. Oh, 1 million 'yan. Ba, pag nag-TP 'yan, guho ang mundo ng Pet Kingdom Society or ng group. Kasi pero kung titignan niyo naman, kunyari ito yung Earth. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Sakto siya, 'di ba? Yung mga malalaki, largest na holder, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So itong 6 na 'to, siguro ito yung reward ng mga bawat planet. Ah, yan lang aking perspective ha. Kasi kung ako mag-invest dito at nakita akong ganito ang ang mga walang naka-vesting or hindi naka-contract, naka-lock, medyo kakabahan ako rito. Kasi nga, pag nagtipid tong mga to, goodbye na naman tayo. Tayong mga Pilipino. Ayan. Oh. Yan lang naman ng aking insight dito. Ewan ko pa, correct ako kung tama ako dito sa aking pag understand ko dito. Ayan, kasi pero medyo off to kung hindi nila naka-hold yun or kung ito nga yung reward mas okay. Pero hindi natin alam. Okay, balik tayo ngayon sa roadmap.
So, sa community contracts and wallet, ayan. Ito yung Mars Reward contract, ha. Ang contract niya na ito. A878. So, punta tayo dito ngayon sa mismong holder nila. Parang wala siya dito. Pakorek na lang ako kung tama tong pagkano ko kasi mahirap talagang pumasok sa ganito. 1,000 or 20 million PKD yan. No? Pero yan ang pinagsama-sama na lang nila eh. Okay. Sa community, kung gusto nyo sumali sa kanila, meron silang Telegram, Twitter, Discord, and Gitbook. Sa EXP Plus level. Ito na. Sa, kaya yung sinasabi ko kung masipag kayo sa larong ito, kasi mag-gain yung mga masisipag, yung mga tamad, eh, chill lang sila. Kasi kung na-receive nyo yung level 10, yung pag nag-level 10 na kayo, meron kayong bonus, nakikitain yung 10%. Every 5 levels ang ano, nag-reward siya ng 10. Okay? So, hanggang level niya ay, hanggang ilan ba level ito? Oh, max level 255, parang private server ng mga Ragnarok. Okay, ito na pala yung kanina, no? Sa wala dito kasi sa token and rewards mechanism, nasa daily rewards planet pala. So, kung ang character nyo lang is 1 star, yun nga yung rolling, rarity rolling rate nun eh, 60, ayan, 60%, no? Ito kasi yung rarity. Para makuha nyo yung ano. Eh, nakatali naman siguro to. Ayan. 1% sa rare 6. So, ang daily leave, ito maganda dito kasi parang sinet nila yung reward. Kahit mag-unlittle pa kayo dito, sinet nila yung reward system. Na, kunyari, kung rare 1 ka lang, 13 PKD ka makuha mo per day. Ayun o, kasi madali naman itindihin, di ba? Daily reward limit. So, 13 PKD lang siya. Hanggang 20 PKD. So, token reward per battle, 0.33 PKD. So, pakita natin kung magkano pa si 0.3 PKD. So, ayan ha. 500, ay, so, sorry. Sorry, 0.33 PKD. Tama ba? 33 PKD. So, makuha mo lang dyan, 5 pesos. Kung ang sabi nila, sa graph nila, ay 13 PKD, meron kang 200 per day. Ayan. Yan siya, 200 per day. Kung 20 makuha mo, 308. So, swerte ta rin talaga makuha ng 21 na rare 6 na pig, na, ano, na character. Minimum nila, 300. Ang maximum nila doon, 400. So, okay lang yan. That is may limit. Pero, yun lang. Pag ganito kasi, magkakaubusan talaga sila. So, ito yung kanilang white paper. So, yun lang. Medyo off na naman sa atin to, minus points na naman para kay PKD kasi nga wala na naman po silang white paper. Okay? Eh lang naman ang insight ko dito. Well, nasa inyo pa rin naman 'yan kung gusto niyo mag-invest dito eh. Walang pilitan. Hindi ko kayo pinipilit. Okay? So tinignan ko na yung mga wallets nila. Ayan, ito yung contract no, A878. So may anti-whale, ayan. May farm, get... Oh, ayan, yung owner nila not-renounce, no? Kasi hindi pa siya 0x000. Ayan, kasi ibig sabihin kapag not-renounce pa. So, may control pa si owner dito kung anong gagawin niya sa game. Or sa mga... ano, mga pera. So, max transfer. May minter. Di ko alam kung may minter. Kung ito ba yung nakakatakot na ano word dito pag sa contract. Kasi nga may minter sila. So, sa right. Ito lang din. Ayan, may mint. Pakorek pa lang ako kung tama ba yung insight ko dito na kaya nila mag-mint. So, sa contract nga nila, yun nga, mga hindi nakalock yung iba. Kasi nga siguro palagi ko, yun yung reward system nyo dito, maghahati-hati. Yung una si Earth, 1 million. Tapos paubos na yun ng paubos hanggang ma-deplate yung token. Okay, punta naman tayo kay BS Check EU. Nang nakalagay sa kanya ay risky. Ayan, risky siya. So, burn token 0. Total max supply is 20 million. Ayan. Ang holders na nila, marami-rami na, no? 6,932 na as of today, my recording. September 28, 2021, 8:55 a.m., no? So, sa Debs wallet nila, 0. Ayan naman nakalagay. Ayan nga, ownership not renounced. So, may control pa rin si owner dito kung anong gagawin niya sa, ano, sa server na to. So, ito, meron ako malaking
Tan dito 16.67%. So worth BNB value. Ayan, token is ano, ayan, malaki-laki din siya. Baka ito nga yung mga rewards nila. Ayan, oh. Baka ito yung mga reward system nila. Hinati-hati kasi nila ito eh. So, ito naman sa token sniper. This token audit 70 indicates that there is a medium risk of being scammed now or in the future. Ignore if the token is not yet listed. So, pero listed na sila, kaya may 70%. So, sa buying fee nila, 5% sell fee yan. Verified naman sila, no similar token, no contain possible, tsaka yung no proxy contract. So, yun nga lang dito, pag ownership na renounced kasi, ayun nga nakalagay, no, for modified, disabling selling, or mint new tokens. Yan ang ano yan. Yan ang nakikita niyan. Okay. So, balik naman tayo sa mismong game na, no, pasensya na kayo, tagal kong mag-vlog talaga ng mga laro. So, sana ba dito? Use your wallet. So, napansin ko lang, meron siyang scholarship mode, pero wala kasi siya sa white paper or hindi ko lang siya napasadahan. Pero may scholarship mode kasi siya, so kailangan yung i-enter yung yun lang. Bakit email? So, may in control siya dito. Dapat QR code. Kasi eh, no, pag ito yung wallet, password, di ba? So, yun lang naman. Maganda dito kasi may scholarship program sila. Ito yung parang first time ko nakita ng talpakan na click to earn na merong scholarship mode. Pa-comment na lang kayo kung ano yung mga meron pa kayo nakikita. Okay? So, sa incubator, ayan, but use your wallet. Wala kasi akong password. Di ba, kailangan pa natin mag-sign up. Di ba? Try natin mag-sign up. So, hindi ko na pinakita yung kanilang gagawin. No? Pero madali lang. Lagay nyo yung email nyo. Lagay nyo yung password nyo. Huwag yung password ng Gmail nyo, ha? Password para sa Pet Kingdom. Sa game. Hindi sa password ng email ang ilalagay. Baka magkamali kayo. So, pag pina-approve to, may bayad to. Ang mahal ng gas fee ng approve, mga boy. 86 pesos. So, hindi ko na itatry kasi hindi naman ako, wala naman akong planong maglaro. Ayan siya. So, ito nga yung sinasabi kong pet, ay yung food store, ayan. So, sa battlefield, ito. Ito yung talpakan. Marketplace nila, no? Buti may marketplace na. So, may approve na naman. So, 170 plus ang kailangan nyo sa initial investment nyo kung mag-a-approve kayo dito at saka sa incubator. Ayan. So, sa Fusion P, NFT, wala pa po siya. Nasa roadmap nila. Sali kayo sa ano nila, Discord, Telegram. Pero, ayan, nasa inyo pa rin kung gusto nyo mag-invest sa mga ganitong klaseng game, no? Paunahan kasi ito, yung tago dito ay talpakan unahan reward system. Pag nauna kayo, panalo. Pag nahuli kayo, good luck na lang. So, ayan. Pero, may approve kasi siya. So, hindi ko na ito tatangkihin kasi 86 pesos din. Eh, wala naman akong planong mag-invest dito. Invest at your own risk, mga kalokotoy, ha? Kung ano gusto nyo pumasok dito. O kaya, mag-research pa kayo ng mas lalim na lim. Kung nababawang kayo sa pagre-research ko, eh, try nyo laliman. Yung sa details nitong game na to. Yun nga lang, may mga babala si, ayan, si BS Check EU. Tapos si ownership rat ni-renounce. Ayan yung mga red flag natin para sa akin. Ito, may mga red flag na rin. May mga ina naman sila. No? Sa devs nila, hindi napakita. Wala sa papel. Wala sa papeles nila. So, sa audit, hindi ko alam kung hindi sila na-audit. Ayan, kasi pinipindot ko po yung ano audit. Wala pong nangyayari. Okay? Oo, tama nga tayo, mahala ko to. Yung reward pool nila, ayan. Wala pang reward pool si San. Market volume. Ayan pa. Sa stories ng game. Hindi na natin ito ipi-play. Ayan o. Kasi kung typical talpakan lang naman siya. Nakita niya naman din yung kanina kung paano yung gameplay niya. So, okay. Nandito pala yung price niya. Kung gusto niyo mag-invest. Ang isang PKD or isang incubator. Ay, ang isang incubator nagkakalaga ng isang 200 PKD. So, magkano ba ang 200 PKD as of we speak ngayon, September 28, 9:01, no? 200. Oh, mabigat. Sa isang PKD, nakakalaga ng 3,000, no? Pero, okay naman yung, ano, kung gusto nyo mag-invest dito, nasa inyo na yan. Na, ito lang naman yung pinapakita ko.
Ayan, meron siyang risk na 70 to 100, medium risk. Tapos dito, ayan, risky siya. Ayan, so. Tapos yung depth nila hindi napakita. Okay? Yun lang mga kalakot, please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel regarding dito kay Pet Kingdom. Kung tatanong nyo kung recommended ko to, for me, oh, medyo okay siya. Medyo lang ha. Kasi nga, meron siyang scholarship. So, makakatulong tayo sa mga iba nating kababayan. Lalo na yung mga mas malalaking kinikitang YouTuber na agaya ko na pwede silang magbigay ng mga scholarship para sa mga manlalaro nila or subscribers nila. Yun nga, medyo maganda dito kasi first time ko makita ng Talbakan Gaming na merong scholarship na agad dito sa NFT. Click to earn. Okay? Yun lang po mga kalakot. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel regarding dito kay Pet Kingdom.